What's up mga tol? Naalala ninyo pa ba ang veteran actor na si Jaymanalo? Sa video na ito mga tol, alamin natin ang kanyang buhay at kumustahin natin siya kung ano nang meron siyang buhay ngayon. Si Jaymanalo o kilala sa tawag na pangalan na Jaymanalo ay ipinanganak noong January 30, 1973. Ipinanganak siya sa South Vietnam ngunit lumaki sa Tondo, Maynila. Ipinanganak siya sa isang amang Pilipino at ina niya na isang Vietnamese. Ang kanyang amang Pilipino na si Eustachio G. Manalo, Jr., ay isang music hero na nakabase sa Timog Vietnam noong digmaan pa ng Vietnam at ang ina naman ni Jaymanalo isang Vietnamese. Pagkapanganak ni Jay, lumipat sila sa Maynila at sa edad na 5 years old ay nagkahiwalay ang kanyang mga magulang. Pinilit siyang iwan ng kanyang ina. Noong 1981, ang kanyang ama ay nagpunta sa ibang bansa upang magtrabaho bilang isang music hero at aliwan, naiwan si Jaymanalo sa kanyang lola. Si Jaymanalo ay muling nagkasama sa kanyang ama noong 1993, at makalipas ang 2 taon ay nakasama niya naman ang kanyang ina. Bago pa man sumikat ng gusto si Jaymanalo sa mundo ng showbiz ay nag-umpisa muna siyang makilala noon pagkatapos siyang manalo bilang first runner-up ng SM Man of the Year. Siya ay naging modelo, endorser ng Blowing Bubble. Simula noon ay nagtuloy-tuloy na ang kanyang karera sa showbiz. At ang una niyang pelikula na nagawa noon ay ang pelikulang action film na pinamagatan na Brat Pack noong 1994. Naging nanguna siya sa kanyang pangalawang pelikulang Para Kaligang, na inilabas noong 1996. At sinundan naman ito ng pelikulang Urban Rangers. Sa parehong taon na iyon. Sa pagiging action star noon ni Jaymanalo ay biglang nagpalit nga ito ng character sa kanyang mga pelikula at naging sexy star na nga ito sa kanyang mga roles sa mga pelikula nang ginampanan niya ang pelikulang Gay Uma Opposite kasama si Amanda Page. Dahil sa pagiging gwapo at lakas ng sex appeal ni Jaymanalo noon, siya ay naging isang ganap na staple of sexy movies sa pelikulang Pilipino. Kasama nga dito ang pelikulang Tutoy Mola na tinutulak siya sa bilang isang sexy stardom. Matapos ang pelikulang Tutoy Mola ay ginampanan niya naman ang pelikulang Bold Flicks like Cool Ka Lang, Kaliwat Kanan, Sakit sa Katawan, Bayad Puri, Bawal na Halik at Balahibong Pusa. Pagkalipas ng ilang taon na paggawa ng mga pelikula ni Jaymanalo bilang isang sexy role ay naging mas seryoso naman at dramatiko ang kanyang mga ginampanang papel sa kanyang mga pelikula. Dahil sa husay at galing bilang isang batikang actor ni Jaymanalo ay nanalo siya ng maraming mga parangal sa pag-arte sa mga pelikula. Ang ilan sa kanyang kapansin-pansin na paglalarawan ay nasa mga pelikulang Krusty, Bayaran, Ang Huling Birhen sa Lupa, Kubog, Aisha Te Amaso noong 1941, Mahal Kita at Mano Po Tatlo, My Love. Sumabak siya sa iba pang mga genre ng pelikula, na nag-star kamakailan sa mga komedya tulad ng palabas na I Will Survive at Ako Legal Wife at sa mga pantasya, mga sa mga nakakatakot na pelikula tulad ng Gag Amboy, Feng Shui, at Barang. Bukod sa paggawa ng mga pelikula ni Jaymanalo ay pinasok niya rin ang mga soap opera. Ang kanyang karera sa TV ay nagsimula sa nangungunang rating sa palabas ng ABS-CBN noong 1997 na Mula sa Puso na pinagbidahan ni Claudine Barreto. Sinundan niya naman ito ng iba pang pagpapakita sa mga soap opera tulad ng Pangako sa Iyo na palabas ng ABS-CBN at Kung Mawawala Ka na palabas naman ng GMA Network. Ang kanyang tagumpay sa papel sa telebisyon ay ang kanyang paglalarawan sa soap opera, sa Vietnam Rose sa ABS-CBN noong 2005. Ginampanan niya si Miguel, isang negosyanteng Vietnamese na unang pagmamahal ni Karina na ginampanan naman ni Maricel Soriano. Bagaman ang mga pagganap ng cast ay mahusay na binanggit ng mga kritiko, ang mga rating ay nabigo. Matapos ang Vietnam Rose, isinama siya sa cast ng TV adaptation ng Bakekang ng GMA, ginampanan niya si Christoph, isang artista at isang love interest ng lead role, si Bakekang, ginampanan ni na Sunshine Dizon at Valeria, na ginampanan ni Cheryl Cruz. Ang Bakekang ay naging isa sa mga nangungunang rating sa Pilipinas. Nagbida rin si Jaymanalo sa palabas na action-adventure sa GMA na pinamagatang Zedo, Pulis Pangkalawakan bilang Drigo, isang Filipino bersyon ng Hessler ng Scheider.
Huling napanood naman si Manalo sa teleseryeng fb.page ang probinsyano ng ABS-CBN. Naging usap-usapan naman noon ang pagkakasangkot ni Jaymanalo sa isang bomb joke nang magbiro nga si Jaymanalo sa Ninoy Aquino International Airport. Nakulong si Jaymanalo at pagkatapos ay pinalaya sa kustudiya ng kanyang abogado noong ika-anim ng Hulyo taong 2007, isang araw matapos nabasagin ang isang pagbibiro sa bomba sa Ninoy Aquino International Airport habang papasok sa isang flight sa umaga sa Puerto Princesa, Palawan. Inutusan ng piskal na si Tikyado si Attorney E. Teodoro upang madakip siya dahil ang mga pagbibiro sa bomba ay mga kriminal na pagkakasala sa bansa. Nauna nang tinanggal si Manalo mula sa flight ng Philippine Airlines na PR-185 matapos sabihin sa isang flight attendant na mayroong bomba sa kanyang backpack. Napag-alaman ng taga-USIG na si Manalo ay nagbibiro lamang at walang balak magdala ng mga pampasabog o manakit sa alinman sa mga pasahero sa Palawan-bound flight. Sa ngayon mga tol, si Jaymanalo ay merong 11 bilang ng mga anak. Kinumpirma ng aktor na si Jaymanalo sa panayam kay Dolly Ann Carvajal para sa Philippine Daily Inquirer na mayroon siyang 11 anak na may 6 na magkakaibang ina. Si Jaymanalo ay may 2 anak na babae kasama ang kanyang dating eskwelahan sa San Sebastian na si Maribel de Guzman, na pinangalan ng Jay Andra Mary at Jerian Atoni. Noong 2003, ikinasal si Jaymanalo sa kasosyo niyang isang non-showbiz na si Reisha. Ang mag-asawa ay mayroong 3 anak na sina Anhaen Aisha Rain, Adrian Ryan na Janila Manalo, at Reiko Jago. Ang iba pang mga kilalang anak ni Jay ay sina Jay and Therese, Ashley Nicolette, Charmaine Joy, at Rika. Like you, be strong, to hold the power. Sa ngayon mga tol ay meron na masayang pamilya si Jaymanalo at tahimik na namumuhay at masagana kasama ang kanyang pamilya. Hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panunood. God bless you all.